Magandang gabi, Philippines. Magandang umaga sa buong mundo. Luzon, Visayas, at Mindanao sa buong mundo. Simulan po natin sa panalangin. Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we come to you this day with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Lord, thank you sa lahat ng mga nakikinig ngayong oras na to na ang pag-uusapan ngayong araw na to ay we walk by faith, not by sight. Salamat, Lord, na mapagbulay-bulayan namin ang iyong salita. Thank you, Lord, na ma-open ang spiritual eyes ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa mga nakikinig, salamat, Lord, na ipinadala mo na billion, trillions of na ma-open ang kanilang spiritual eyes na makinig ng iyong salita. At salamat, Lord, Father God, Lord Jesus, sa divine protection na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At Father God, thank you, Lord, na walang makapigil sa iyong salita o makapag-share ng iyong salita. Salamat, we acknowledge and allow you this day to use my mouth to speak your words to every one of us, Father God. Salamat, Lord, sa divine protection at good health, long life sa mga bawat nakikinig. At lalong-lalo na sa mga nakikinig at lahat ng mga members ng The Word of God, Spirit and Life. Salamat, Panginoon. Lord Jesus, Holy Spirit. All the glory and honor be in Jesus' name, I pray. Amen! Praise the Lord! So yung pag-uusapan natin ay about sa we walk by faith. So ano ba yung ibig sabihin ng faith, pananampalataya? Sabi dito, ang pananampalataya ay pagtitiwala at na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, yun ang pananampalataya. Yun yung faith. So, ang pananampalataya, yung mga bagay na hindi pa natin nakikita pero nagtitiwala na tayo, umaasa tayo na makikita natin. So, ngayon, ang pananampalataya sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. So, kaya nga ang pananampalataya ay umaasa tayo sa mga bagay na hindi pa nakikita. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakita na ay hindi na pag-asa. Kaya sino nga ang umaasa sa nakita na? So, yun yung pananampalataya. So, pag nakita na natin ang ating inaasahan, so hindi na yun pananampalataya. Katotohanan na yun. So, mababasa natin yun sa Romans chapter 8, verse 24. And sa Hebrews chapter 11, verse 3, sinasabi dito, dahil sa pananampalataya na uunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Amen. Praise the Lord. So, ito yung mga bagay na ang pananampalataya na mga bagay na hindi pa natin nakikita. At basahin pa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 8 na hindi ninyo nakita ang inyong iniibig na bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, ngayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nangagagalak na totoo ay may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Amen. So, yung mga bagay na hindi natin nakikita. So, nagagalak tayo na dahil sa darating na kaluwalhatian, tulad ng Panginoong Jesus. So, hindi natin siya nakikita. Ngunit, nagagalak tayo sa tuwing tayo nag-worship, ini-invite natin siya upang siya yung mamuno sa ating buhay. So, tayo galak na galak. So, naluluwalhati tayo sa Kanya at puspos ng kaluwalhatian sa kagalakan sa pag-aantay sa ating Panginoong Jesus. Amen? So ang pananampalataya sapagkat sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi dito, sapagkat nagsilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. So, ang pananampalataya, so lumalakad tayo sa mga bagay na hindi pa nakikita at hindi sa pamamagitan ng tingin. Sapagkat nabubuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Maliwanag? So, in 2
Corinthians chapter 4 verse 18, sinasabi pa dito, as samantalang kami ay nagsitingin hindi sa mga bagay na nagkita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nagkita ay walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Amen. So, ganun yung ating mga bagay na nakikita. So, may hangganan, may katapusan. Samantalang yung mga bagay na hindi nakikita, yun yung walang hanggan tulad ng Panginoon. Walang hanggan siya, everlasting. Dahil hindi natin siya nakikita, nararamdaman natin siya. Amen? So in Deuteronomy chapter 12 verse 9, sapagkat hindi ka pa kayo nakararating sa kapahingahanan na at sa mana na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Amen. Praise the Lord. So in 2 Corinthians chapter 4 verse 12, at habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. So tayo nagkakaroon sa buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi pa dito sa Galatians chapter 3 verse 13, tinugos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan na siya naman isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinibitin sa punong kahoy. So tayo, tinubos tayo ng Panginoon. Kaya siya ay ipinako sa krus para yun ay katubusan sa ating mga sumpa, sa ating mga kasalanan. Kaya nga, tinubos tayo para tayo mapawalang sala sa ating mga nagawang pagkakasala. Amen? So ang pananampalataya, lumalakad sa pananampalataya, ibig sabihin nito ay kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, dapat sumasampalatayang may Diyos at siya'y tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Amen. Praise the Lord. So, mababasa natin yan sa Hebrews chapter 11, verse 6. Kaya nga, sinasabi pa dito sa salita ng Diyos na nalalaman ng Panginoon sa pamamagitan dito sa 1 John chapter 2, verse 15. Sinasabi dito, huwag ninyong ibigin ang mga ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat ng nangas sa sanlibutan ay masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So tayo, wag daw tayong lalakad na sa pamamagitan ng sanlibutan kung ano yung mga nakikita natin. Tulad ngayon, marami tayong mga balitang na naririnig. So dapat hindi natin yan pakikinggan. Ang paniniwalaan natin yung salita ng Diyos na nagmumula sa Biblia. Sabi pa dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinuman ng anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalwalhati ng Diyos. Kaya nga kahit na ano yung ginagawa natin, nagtatrabaho tayo, nag-aaral, nagdinegosyo, so dapat natin magalak tayo. At kung iyon ba ay kaloob ng Diyos, ipagpasalamat natin. At ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay dapat natin na iyon ba ay ikalwalhati ng Panginoon. So dapat iyon lagi ang ating iisipin na pag tayo kumakain tayo for the glory of God. So tayo nagtatrabaho for the glory of God. Kasi yung iba nagtatrabaho para sinasabi nila para daw sa makakain, magkaroon ng pera. So dito sinasabi ng Panginoon, ano mang gawin mo sa ikalwalhati ng Panginoon. So kung ano man yung ginagawa natin yun para sa Panginoon, hindi sa kung kanino man. Amen? Amen.
So ginagawa natin ang isang bagay para sa Diyos. So lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Kaya nga kung ano man yung nakikita natin sa sanlibutan, hindi natin bibigyan ng pansin or wag nating bigyan ng attention. Ang bigyan natin, yung ginagawa natin yun dahil ikaluwalhati ng Panginoon. Amen? Praise the Lord! So sinasabi pa dito sa salita ng Diyos na lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So kaya nga sinasabi dito sa John chapter 10 verse 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. So sa makatuwid, kapag tayo ay dumininig sa salita ng Diyos, ibig sabihin nun, nakikilala tayo na tayo mga alagad ng Diyos kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos. At hindi natin ipinapawalang bahala ang salita ng Diyos, nakikinig tayo dahil tayo nananampalataya sa Diyos. So kapag tayo nananampalataya sa Diyos, dinirinig natin or pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. At nakikilala tayo ng Diyos ang ating tinig dahil sinusunod natin siya. Amen? Praise the Lord. So, sinasabi pa dito sa John chapter 16, verse 13, gayunmay, kung siya ay ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi magsalita ng mula sa kanyang sarili kundi anumang mga bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ay kanyang sinasalita at ipinapahayag sa inyo ang mga bagay na nagsisidating. Ibig sabihin nito na ang Espiritu ang nagtuturo ng katotohanan para sa atin kapag tayo mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos at buong katotohanan ang nagsasalita na nagmumula sa Diyos. Amen. Espiritu ng Diyos na nagmumula sa katotohanan, sa salita ng Diyos, ang maririnig sa mga taong nagsisi, sunod sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga mga kapatid dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 16, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Panginoon. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sarili. Sariling kaunawaan at kilalanin mo siya sa iyo sa lahat ng mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya nga mga kapatid, lahat ng gagawin natin, i-acknowledge natin ang Panginoon. Upang tayo'y turuan, nag-aaral ka man dyan, nagtatrabaho, or naglalakad ka or nagta-travel ka. So dapat natin ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, lahat ng mga lakad natin, ipagkatiwala natin upang tayo'y ituturo ng landas, na tamang landas, ituturo tayo ng Panginoon. So bakit napakahalaga ng i-acknowledge natin ang Panginoon sa ating buhay? Dahil kapag in-acknowledge natin ang Panginoon sa ating buhay, hindi tayo mahihirapan sa ating buhay. Tulad ng ginagawa namin ng aming pamilya, ginagawa namin ng aking husband, kapag kami may lakad at may pupuntahan, ina-acknowledge namin. So kahit hindi namin alam yung aming pupuntahan na pupuntahan namin dahil ina-acknowledge namin ang Panginoon at madali lang namin nahanap yung mga hinahanap namin dahil ina-acknowledge namin ang Panginoon. So dahil dun sa pagtitiwala namin sa Panginoon, so lahat ng aming mga lakad pinagkakatiwala natin ang lahat ng ating mga lakad madali para sa ating Panginoon. Kaya nga ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Amen? Amen. At sinasabi pa dito na kapag tayo ay nananampalataya, so dapat marunong tayong tumulong sa mga nangangailangan. Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal
na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa mga nangangailangan. Sa makatuwid baga, yung mga gumagawa ng hindi maganda, nagnanakaw upang lang ang iba ang sinasabi nila na kaya nila nagagawa yon dahil ipapakain daw sa pamilya, yun yung reason ng iba. So napakaliwanag sa salita ng Diyos na huwag nang magnakaw, ngunit magtrabaho, gumawa ng mabuting trabaho, marangal na trabaho at huwag magnakaw, dahil ito yung sinasabi ng Panginoon na igawa ng kanyang mga kamay ng mabuting bagay. So yung mga kamay natin, gamitin natin sa mabuti, huwag sa pagnanakaw, upang makapagbigay tayo sa mga nangangailangan. Amen? So dapat tayo ay gawin natin ang ating mga kamay sa mga mabubuting bagay at huwag natin sayangin yung mga pinagkaloob sa atin na magagandang nagkaroon tayo ng kamay. Yung ibang tao dyan, walang kamay, walang paa. So tayo, kumpleto tayo yung pinagkalooban ng Diyos. Gamitin natin sa mabuti. At sinasabi pa dito, dahil sa pananampalataya, ito yung halimbawa ng pananampalataya. Sabi dito, yung isang babae na din dumaranas ng kanyang pagdurugo sa loob ng 12 years dahil sa kanyang paghihirap, hirap na siya sa kanyang sakit. Maraming doktor na ang pinuntahan niya, ngunit hindi siya gumaling. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagaling. Para lang mapagaling siya, pumunta siya sa iba't ibang doktor. Naubos na yung kanyang pera. Dahil sa siya'y wala ng pera, narinig niya ang sabi na mahawakan lamang niya. Sabi dito sa Mark chapter 5 verse 26 na hirap na siya sa kanyang sakit at marami ng doktor ang sumuri sa kanya at naubos na rin ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pa siyang lumala sa kanyang karamdaman. So kaya nga, kapag tayo hindi magtitiwala sa Panginoon, ito ang mangyayari sa babaeng ito na inantay pa niya na maubos ang kanyang pera, kayamanan, para lang gumaling. Ngunit dahil sa wala na siyang pera, wala na siyang choice, so naniwala na siya sa Panginoon. Kaya ganun ang karamihan ng mga Kristiyano na bago pa sila maniwala sa Panginoon, pag wala na silang nakikita. Dahil lumalakad sila sa mga nakikita. Sa sinasabi dito sa salita ng Diyos, kapag tayo lumalakad sa salita ng Diyos, tayo lumalakad sa pananampalataya sa salita ng Diyos, tayo mag-base. Kapag tayo nananampalataya sa Diyos, so ang ating hahanapin agad yung Panginoong Jesus. Kasi nakalagay naman sa salita ng Diyos na kung sino man ang magkasakit sa inyo, ipatawag ang pinuno ng iglesia. So ibig sabihin, yung nasa simbahan at hanapin mo, suriin mo ang iyong sarili kung saan ka ba nagkamali at humingi ka ng kapatawaran sa Diyos at sa mga taong nagawan mo ng kasalanan upang gumaling ka sa iyong sakit at manampalataya ka sa Panginoon. Kaya nga dito, sinasabi dito na inahalimbawa na huwag tayong mamuhay sa mga bagay na nakikita. So ang pananampalatayaan pala, magtiwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita, yung mga salita ng Diyos na kapag nagkasakit ka, ipatawag ang iglesia, yung pinuno ng iglesia. So salita ng Diyos yun. So dapat iyon yung ating pakinggan, huwag yung salita ng tao. Amen? Praise Amen. The Lord. Sinasabi pa dito sa Romans chapter 4 verse 18 to 25, kahit wala nang pag-asa, magkaanak, nanalangin pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinasabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang kanyang magiging lahi. At
hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya palibhasay 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawa na si Zara ay baog. So dahil dito, dahil sa pangako ng Panginoon sa kanya na siya yung sa kanya magmumula ang lahi. So kahit na siya ay matanda na, nanampalataya pa rin si Abraham. So kaya nga dahil sa kanyang pananampalataya, hindi siya nanghina. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri siya sa Panginoon. At lubos siyang naniwala na tuparin ng Panginoon ang ipinangako niya. At lubha siyang ang pinangako nito. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya ay siya'y tinuring ng Diyos na bilang isang taong matuwid. So sa makatuwid, kapag tayo'y nananampalataya sa Diyos, tayo'y tinuturing ng Panginoon na matuwid. At ang salita na itinuturing na matuwid ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Tayo rin ay napapawalang sala kung tayo sumasampalataya sa Diyos. Amen? Napapawalang Amen. Sala tayo sa pananampalataya natin sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon at siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo'y mapawalang sala. So dahil sa pananampalataya, tayo ay binuhay at napawalang sala. Dahil tayo naman tayo na sa Espiritu dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, tayo ay muling nabuhay, napawalang sala tayo. So yun ang pananampalataya. So manampalataya tayo sa mga bagay na hindi pa natin nakikita tulad ng Panginoon. Amen? Praise the Lord! So sinasabi pa dito sa salita ng Diyos na sa Galatian, dahil sa Galatian 15:6, at sumasampalataya siya sa Panginoon. At ito ay ibilang na katuwiran sa kanya. Kaya nga, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Amen. So sa makatuwid, kapag tayo sumusunod at sumasampalataya sa ating Panginoon, tayo'y magiging masagana. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Jesus upang ang sino mang sumasampalataya ay mabigyan ng masaganang buhay at kaaya-aya at ganap. Sumababasa natin yun sa John chapter 10 verse 10. Buhay na masagana at ganap ang pangako ng Panginoon. So iyon ang dapat nating panampalatayanan sa atin, na tayo umaasa sa mga bagay na hindi pa natin nakikita, umaasa tayo na darating. So, yun ang pananampalataya. So, sa Genesis chapter 22 verse 3, sabi dito, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy. So, ito pa rin yung pananampalataya ni Abraham ng kahoy na gagamitin na panggatong na handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama ni Isaac at ng 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi sa kanya ng Panginoon. So dahil sa pananampalataya ni Abraham na nagkaroon na sila ng anak, so ngayon, dahil sa pagsunod niya na inutos ng Panginoon na ialay yung kanyang anak, hindi siya nagdalawang isip. Dahil sa pananampalataya niya na sa kanya magmumula ang lahi, ang maraming... So, dahil dito, pinasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at ang patalim at magkasama silang lumakad. So tinawag ni Isaac ng pansin ang ama. Ama, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, ama ko, at kanyang sinabi, narito ako anak ko.
At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan? Saan naroon ang korderong ipinakahahandog na susunugin? So, dahil sa pananampalataya ni Abraham, so hindi niya sinabi ang katotohanan na yung anak niya ang ihahandog. Ngunit ano ang sinagot ni Abraham sa kanyang anak? Sabi dito ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Amen. Praise the Lord. So, ganun ang pananampalataya. Kung nananampalataya tayo, so hindi tayo magdadalawang isip. Tulad ni Abraham na hindi siya nagdadalawang isip na ialay ang kanyang anak. Ngunit ang hinahanda ng Panginoon sa kanya ay isang handog na na kordero na ihahandog na susunugin, hindi yung kanyang anak. Praise the Lord. So, yun ang kabutihan na ginagawa ng Panginoon pag tayo nagtitiwala sa Kanya. So, hindi niya tayo pababayaan na malagay sa sitwasyon na hindi niya tayo tutulungan. Tutulungan tayo ng Panginoon pag tayo nagtiwala sa Kanya at nananampalataya tayo sa Kanya. So, kaya nga, gaya ng nasusulat, sabi dito, ginawa kitang ama ng maraming bansa. So kaya, sabi ng Panginoon sa kay Abraham, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos sa kanyang sinasampalatayan. At ang Diyos na nagbigay buhay sa mga patay at lumikha sa mga bagay na hindi pa nanilikha. Kahit wala ng pag-asang manganak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng mga bansa. Kaya nga, hindi siya nagdadalawang isip dahil nagtiwala siya sa Panginoon na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Lasing dami ng bituin na ang magiging lahi ni Abraham. Kaya nung ihiniling ng Panginoon na ialay ang kanyang anak na bilang handog, hindi siya nagdalawang isip. At hindi rin siya nagsabi na ang anak niya ang susunugin na panghandog. Ngunit ang sagot niya, God will provide. So ang Panginoon ang maghahanda ng magiging handog. Kaya nga, dapat lagi tayong positive. So wag tayong maging negative sa mga sasabihin natin. Amen? Amen. Praise the Lord. So sinasabi pa dito na hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. So, kaya nga, kahit na anong sitwasyon natin, huwag tayong manghina dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. So, hindi niya tayo bibiguin. At sinasabi pa dito sa John 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Amen. Praise the Lord. So, iyon yung sabi ng Panginoon na tayo maniwala sa kanyang tinuturo. Tutuparin niya kung ano yung kanyang tinuturo, yung salita ng Diyos. So, dapat iyon ang ating susundin. Sa Hebrew chapter 11 verse 19, sinasabi pa dito, naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng mga patay, kaya talinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Amen. Kaya nga dahil sa pagtitiwala niya na bubuhayin niya, so kahit ialay niya yung kanyang anak, nananampalataya siya na bubuhayin ng Panginoon dahil nga sa pangako ng Panginoon sa kanya na sa kanya magmumula ang lahi. Amen. Praise the Lord. So, Deuteronomy chapter 5 verse 15, sabi dito, alalahanin mong naging alipin ka ng rin ng mga Ehipto, mula roon inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan sa Panginoon ang araw ng pamamahinga. Tulad ngayon, pahinga ngayon dahil Sunday ngayon. So dapat bulay-bulay tayo, nag-meditate tayo ng salita ng Diyos, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos upang maghari sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Amen!
At sinasabi dito sa Genesis chapter 22 verse 12, sinasabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mong siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. So, sa makatwid, kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, so, wala tayong dapat ipagkatakot dahil ililigtas tayo ng Panginoon. So, sinasabi pa dito, mula sa langit na nagsalita, Abraham, ako'y nangako sa pamamagitan ng aking pangalan. So, ito yung pangako ng Panginoon. Kaya nga ang si Abraham hindi nagdalawang isip dahil sa pangako ng Panginoon na sa kanya magmumula ang kanya, ang lahi. So, singdami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat ang lahi sa pamamagitan ni Abraham. Amen? Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod ang utos ng Diyos. Amen? Praise the Lord! So, kaya nga, ang pananampalataya, kapag tayo nananampalataya sa Panginoon at lumalakad tayo sa pananampalataya, sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 28, sabi dito, sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo kulang ng isa. Maikatlong akong hinampas ng mga hampas, minsan ako'y binabato. Maikatlong ako'y nababag isang araw sa isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas sa mga panganib na mga ilog, sa mga panganib na tulisan, sa mga panganib na aking mga kababayan, sa mga panganib ng mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang. So, habang tayo lumalakad sa pananampalataya, marami tayo mga panganib na mararanasan tulad ng mga nabanggit na tayo minsan pinagtatawanan. Naranasan ko yan na habang nag-share ako ng salita ng Diyos, pinagtatawanan ako dahil hindi sila nananampalataya. Lalong-lalo na pag ako'y nag-share ng salita ng Diyos na sa James chapter na pag nagkasakit ay ipatawag ang pinuno ng iglesia at walang nakalagay na pumunta sa doktor. So pag nag-share ako ng ganon, maraming hindi nananampalataya dahil ang nakapribil na sa mga tao na nananampalataya sila sa mga doktor, hindi nananampalataya sila sa salita ng Diyos na pag nagkasakit ang isang tao ay pumunta sa pinuno ng iglesia. So, ang pinananampalataya na ng mga tao, so, ang salita ng tao na kaya nga kapag nag-share ako ng ganito, maraming tumatanggap at marami ding hindi tumatanggap. So, kaya nga dapat maging matatag tayo. Bukod sa mga bagay na iyon ay may umiinis sa akin araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sabi dito. So, iyon yung pagtitiis na ginagawa ng isang lumalakad sa pananampalataya. So, maraming mga tumutuligsa. Minsan, sinasabihan ka na kulto. Nasabihan na rin ako na yan ng kulto dahil sa pag-share ko. So, dahil sa hindi nga sila nananampalataya, sa healing, so, ang pinananampalataya nila yung mga doktor. So, ganun ang pananampalataya. Pag lumalakad ka sa pananampalataya, may mga ganitong mararanasan. Ang isang preacher, yung isang nagpapahayag ng mabuting balita. So ito yung mga pagtitiis na dapat tiisin ng isang Kristiyano. Hindi yung pagtitiis na wala kang makain kasi hindi iyon ang sinasabi sa Biblia. Kaya nga pinadala ang kanyang bugtong na anak
para tayo ay maging masagana ang ating buhay. Naghirap siya na naging mahirap siya para tayo yumaman. So iyon yung purpose ng Panginoon na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayo yumaman. Tayo walang sakit at hindi tayo maapektuhan ng mga crisis. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. So, amen. Kailangan natin na manampalataya tayo. So, in 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, sinasabi pa dito, kaya nga, hindi kami nanghihimagod, hindi tayo napapagod, hindi tayo napapagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay mahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay pagbabago at nababago araw-araw. So ito yung pangako ng Panginoon. Ito yung sinasabi na kahit na may mga pagsubok na ganyan, yung mga tinutulog sa yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, sabi dito, hindi kami napapagod. Sapagkat ang aming magaang kapighatian. So magaan itong kapighatian dahil kasama natin ang Panginoon. Nasa sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin lalong bigat ang kaluwalhatian walang hanggan. So ito yung walang kapaguran na kahit na may mga nararanasan na ganyan ang mga nananampalataya, yung lumalakad sa pananampalataya, hindi tayo nawawala ng kaluwalhatian sa ating buhay. Kasi sinasabi dito sa salita ng Diyos, sapagkat ang aming magaang kapighatian ay isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat na kaluwalhatiang walang hanggan. Amen. So walang hanggan yung kaluwalhatian natin na mararanasan kapag tayo lumalakad sa pananampalataya. Amen? Amen? Praise the Lord. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen? Praise the Lord. So yun yung mga pananampalataya, walang hanggan. Sabi pa dito, kaya nga kung tayo lumalakad sa pananampalataya, sabi ng Panginoon, kapag para maranasan natin ang tayo lumalakad sa pananampalataya, kailangan natin pagharian tayo ng Panginoon, sabi sa kanyang salita na, para tayo makalakad sa pananampalataya, kailangan tayo na hanapin muna natin ang kaluwalhatian. Sabi dito, kapangyarihan. Sabi dito, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag na lamang sa inyo. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, para tayo mabuhay or lumakad tayo sa pananampalataya, kailangan na pagharian tayo ng Panginoon. Hanapin muna natin ang kanyang katuwiran, yung kanyang salita. Kailangan natin na hanapin natin ang katotohanan ng kanyang salita upang ang lahat ng mga bagay ay idaragdag na lamang sa atin. Amen? Amen. At sinasabi pa dito sa kanya sa Philippians chapter 4 verse 11, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaruroonan. So sinasabi dito na hindi tayo, yung mga bagay na sinasabi, hindi yung mga bagay na naandito. So inaasahan natin ng mga bagay yung walang hanggan tulad sa langit. So kaya nga kung tayo lumalakad sa pananampalataya, sa Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay aking mga magagawa sa nagpapalakas sa atin. Amen? Sa akin. Sabi sa kanyang salita sa Philippians chapter 4 verse 13, kung tayo lumalakad sa pananampalataya, so ating magagawa ang lahat ng mga bagay dahil tayo nananampalataya sa Diyos. Kaya nga, kung may nararamdaman kayo, kung kayo nananampalataya sa Diyos,
maari niyong sabihin na ako'y magaling na dahil ako'y nananampalataya na ang Panginoong Jesus ang nagdala ng aking sakit. Ako ay pinagaling dahil sa kanyang mga sugat. Dahil ako ay nananampalataya, magagawa ko ang lahat na ako ay gumaling na ako sa pananampalataya ko sa Panginoon. So ang pananampalataya, ito yung salita ng Diyos na tayo nananampalataya sa mga bagay na hindi pa natin nakikita, ngunit umaasa tayo na iyon ay darating. Amen. So iyon ang pananampalataya. So kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, lahat ng mga bagay ay magagawa natin dahil alam natin na ang nagpapalakas sa atin ay ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Praise the Lord! So kaya nga, ang sino man sa inyo na nananampalataya sa Panginoon, ang pananampalataya ay nanggagaling sa puso. So kailangan natin na ang nagnanais na maghari sa Kanya ang Panginoong Jesus ay maari ninyong tanggapin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya at maari mong paspasukin at tanggapin siya sa iyong buhay. Manalangin tayo upang kayo ay pagharian ng Panginoong Jesus sa inyong buhay. Amen. Praise the Lord! So manalangin tayo. Ang panalangin na ito ay upang kayo ay mapawalang sala, tanggapin nyo ang Panginoong Jesus at tanggapin nyo na kayo ay maging anak ng Diyos dahil sa kanyang salita sa John chapter 1 verse 12, sinasabi dito, ang sino mang tumanggap sa kanyang bugtong na anak ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So kaya nga kung tatanggapin niyo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, kayo ay magiging anak ng Diyos. So ang sino man na hindi tumatanggap, ibig sabihin ayaw niyang maging anak ng Diyos. Mananatili siya sa sumpa na hindi siya makakarating sa kinaroroonan ng Ama kung hindi sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Amen. So manalangin tayo, sundan niyo lamang ito sa panalangin. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso, so hindi niya tinitingnan ang iyong pananalita, kung magaling ka man maglingwahe or ano. Ang tinitingnan niya yung nilalaman ng iyong puso, kung handa mo ba siyang papasukin sa iyong buhay at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So kailangan natin na tayo manampalataya sa Kanya. So, sundan niyo lamang to. Father God in heaven, thank you sa pagbibigay niyo ng iyong bugtong na anak na ang Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, kailangan kita salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa ikatlong araw na buhay ka namang muli para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise Amen. The Lord. So dahil tinanggap na ninyo ang Panginoong Jesus, tayo yung mga anak, kung mga anak tayo ng Diyos, lahat ng mga bagay na ating ninanais ay pagkakaloob ng Diyos dahil tayo yung mga anak niya. So dapat tayo lay manampalataya dahil ang pinag-usapan ngayong oras na to ay yung pananampalataya natin, yung faith. So, ang Diyos ay hindi natin nakikita, ngunit tayo nananampalataya. So, yun yung faith, pananampalataya. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. So, sa Diyos lamang ang pupuri at pasasalamat sa oras na to. At manalangin tayo ng closing prayer. Father God in heaven, salamat Lord sa salita mo ngayon. Lord Jesus, Holy Spirit, thank you Lord na lahat ng mga salita na napakinggan nila ngayon. Thank you, Lord, na na-open ang kanilang spiritual eyes sa iyong salita na trillions of subscriber na makinig sa iyong channel, Panginoon. Sa salita mo, Panginoon, na mag-meditate sila na iyong salita upang maging masagana at sumunod sila sa panuntunan mo. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon, na mamuhay ang bawat isa sa amin, mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, sa billion, trillions of soul na pinadala mo sa
sa programang ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa good health, long life, abundant life, victorious life na pinagkaloob mo sa iyong mga anak, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa iyong salita ngayon, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat ng mga subscriber na pinagkaloob nyo, lahat ng mga nakikinig ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, sa billion trillions. At thank you, Lord, sa divine protection na binigay mo sa bawat isa sa amin. At thank you, Lord, sa aming pastor, sa The Word of God, Spirit and Life, kay Pastor Alfred Caslamat, sa kanyang pamilya, Panginoon, at sa lahat ng mga members, Panginoon. Thank you, Lord, sa divine protection, sa good health, sa long life, at sa lahat. Thank you, Lord, sa pag-provide sa mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon. Thank you, Lord, yung mga nakakaranas ngayon ng mga pinahirapan ng iyong kaaway na si Satanas, pinahirapan sa kanilang ubo, sipon, lagnat, trangkaso, ulcer, diabetic, kidney failure, sakit ng ulo, sakit ng mata, yung nanlalabo ang mata, at sakit ng katawan, sakit ng puso, sakit ng diabetic. Ang mga gawa ni Satanas, lumayas kayo sa mga anak ng Diyos. Go back to the Hadis at huwag na kayong babalik sa ngalan ni Jesus, sapagkat sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, pinatawad ang bawat anak ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at nilinis sa kanilang. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, Holy Spirit, sa complete healing na pinagkaloob mo sa bawat isa sa mga anak mo. Thank you, Lord. To God be the glory, all the glory and honor belongs in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Yeah. Sige, mama.